Hello guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, kararating lang po natin galing sa school. Sa meeting ni Chris Lynn, all level po. Nag-umpisa po yung meeting namin kanina is alas 10 na dahil yung unang nag-meeting po yung mga teacher. Tapos, pagka tapos silang mag-meeting, ang mga parents naman. Kaya yan, alas 12:30 na po kami na, ano, na natapos. Tapos, nagpasundo po tayo kay Papa Bits. Inabala muna natin si Papa Bits dahil meron po siyang trabaho ngayon. Ang sabi pa nga, next project niya, yung maggawa po ng tambutso. Ayan po guys, ipapakita ko po sa inyo yung ginawa niya ngayon. Ito pala ang sinasabi ng next project na... Yan, tambutso. Tambutso. Yan, isa na yan. Tapos na daw. Tapos na yan. Ito. Yan to. Tapos yung naman, ipangalawa. Kasi dalawa to. Ito isa naman. Hiwain natin. Tanggalin natin. Maghiwa po siya, guys. Maingay. Patayin muna natin yung video. Ayan po, guys. Sinira po niya yung tambutso. Sinira po niya tapos ayusin naman po mamaya. Kasi meron pong nagpapagawa na parang tunog ba yung turbo. Turbo na tunog sa tambutso. Pero hindi naman po yung maingay. Yung ano lang, masarap pakinggan. Kasi yung tambutso po ni Papa Bits, inayos niya. Tas marami pong nakarinig, nagulat. Nagtanong po sila kay Papa Bits kung saan po si Papa Bits nagpagawa. Sabi naman po ni Papa Bits, siya lang po yung naggawa sa tambutso niya. Bali, reneper po niya. Kasi yun naman po talaga yung trabaho ni Papa Bits nung nandun pa kami sa Tacloban. Meron po siyang shop sa tambutso. Marami po siyang discipline noon. Kaso lang po nag-Yolanda na washout. Washout lahat, pati mga gamit. Kaya yun nga, marami pong nakarinig sa tambutso ni Papa Bits. Merong dalawa pong nagpaayos. Yan po yung inaayos ni Papa Bits ngayon. Binutas ni Papa Bits yung tambutso, tas meron po siyang ilalagay dyan na tubo. Iwan ko kung paano yan. Basta pagkatapos niyan, ang resulta po is maganda po yung tunog. No, Papa Bits? Napapagod na si Papa Bits kasi isa lang po siya. Tas matigas po yan, hatiin. Yung ginagamit lang niyang panghati is ito. Sander. Yung balipag bukas ng tambutso. At umalis naman po tayo, meron na po siyang nagawang isa. Ayan, maayos na po yan. Pagkabit na lang sa motor. Naku, ang bigat naman nito. Stainless? Asbestos. Ha? Asbestos? Ito pala, inilalagay sa loob. Ginastuhan talaga ng nagpayos kay Papa Bits. Anong pangalan yan? Asbestos? Asbestos daw. Ngayon lang po ako nakatingin nito. Makati. Nakita, ha? Makati yan. Makati? Oo. Sige lang, wala naman nakaano sa kamay ko. Makati po daw. Parang nangihina na ako. Mga guys. Para po siya daw nang nangihina. Kain ka muna. Masarap. Yung kanina lang din po naulam natin, yung corn beef at saka itlog, hindi naman po naubos. Ayan, kakain muna si Papa Bits dahil nanghihina na daw po siya. At hindi na lang po namin ipapakita yung ulam namin dahil ordinary yung ulam lang po. Ayan po guys, mananghalian po tayo. Yung dalawa tapos na po nanghalian yung ulam po nila, sausage. Yung sa amin naman po ni Papa Bits, ayan, yung tira kaninang umaga na ulam namin yan. Itlog at saka corn beef at may kalahati pang prito. Tapos, nagano po tayo, nagtimpla ng kape.
dahil isasabaw po natin yung kape. Masarap na combination yan, mga guys. Kape, itlog, corned beef. Nanghalian muna tayo. Yan si Papa Bits. Sabay po kami ni Papa Bits kumain, pero hindi ko na lang po papakita si Papa Bits dahil naghubad po siya ng t-shirt niya dahil basa na po. Naiinitan po siya. Napakatagal talaga yung meeting namin sa school. Marami pong pinag-usapan, tapos nag-liquidation po sa mga una-una. Siyempre, in-explain ng ano namin, treasurer ng GPTA para po maklaro yung mga parents na wala na pong tanong-tanong, wala na pong magiging ganap na open forum. Yun po ang pinaka-importante para maliwanagan po yung lahat na mga parents. Yun nga, sabi ko, hindi ko pakikita yung ano namin ulam. Naipakita ko pa rin. Pero okay lang yun. At least, malaman nyo na kung ano po yung pinakain po namin. Mga ulam po ng mga isang pobre na katulad po namin. Pero masarap yan. At yun nga, masasabi ko, natagal lang po yung meeting namin ngayon. Kasi, marami po silang ipinapatupad ngayon na bago sa school yung makakabuti po sa mga estudyante. Dahil para hindi po mapasama yung mga estudyante. Kasi nagaano naman po yung mga grupo-grupo, yung mga fraternity. Yun po yung importante na pinagmitingan namin na kung papayag daw po kami pag oras na ng alas 8, yung malaking gate isasara na. At hindi naman ibig sabihin na hindi bubuksan yung late, makakapasok pa rin. Yun, malalaman na po kung sinong late na estudyante. Kasi pag ang nangyayari po, umaga pasukan na lahat yung mga estudyante, tapos mag plug ceremony po sila. Pagkatapos ng plug ceremony, yung ibang mga estudyante, alam na po nilang papasok sila sa eskwelahan, nag-ano pa sila, nagigimik na halimbawa bibili kung anong project, ano sa guard, sasabihin, bibili lang po ako kasi importante. Alam na nila po yung mga estudyante na project po nila yung araw, yung deadline nila sa Lunes naman, kung sa Lunes or sa Martes, yun lang po yung pag-ano nila, ibig sabihin natin, yun lang po yung pagpuporsige nila kung deadline na. Ano nangyari po sa dalawang araw na walang pasok, halimbawa, ibig sabihin natin Sabado, Domingo, anong ginawa po nila, hindi niya ginawa, na pagka-Lunes, yun po yung pag-ano nila. Halimbawa, pagpursige na makapas po sila ng mga project nila or anong pangangailangan na magdadahilan po sila sa guard na lalabas sila kasi bibili or may kukunin. Ang ending po, hindi na bumabalik. Tapos, ngayon, uso naman po yung group chat sa mga parents at sa mga guardian. Kung natatiming po na yung isang parent na mag-chat sa teacher na sabihin na, ma'am, pumasok ba si ganito? O, syempre, kung wala, hindi nakita yung tinatanong niyang anak niya or estudyante ng teacher, sasabihin wala. O, syempre, sasabihin ng parent na, ha, umalis naman yun, pumasok, ganon. Marami kasing, nagiging insidente na ganyan. Kaya, uso ngayon po, lahat po ngayon ng meeting, mag-prepare naman po yung nag-a-attend, halimbawa parent or guardian, hiningian po ng Facebook account or number para po pag may problema, malalaman po ng mga parent.
Katulad kay Chrislyn, ano na po ako sa GC, na kahit nandito po ako sa bahay, alam ko kung ano ang ginagawa ni Chrislyn sa room. Kasi, libawa, mag-ano sila, kung ano yung activities nila sa school. Kahit hindi po ako magpunta doon sa school, na nalalaman ko. Kasi, binibidyohan po ng teacher, tapos, isinisend po sa messenger ko. Hindi naman po sa GC. Sa messenger ko, isinisend ng teacher ko. So, parang kampante po tayo sa ganong oras, yun yung pong ginagawa nila. Nakakabuti naman po yung ano nila, yung bagong patakaran po ng school na ganun. Kasi may ano, wag na lang po natin, basta ganun talaga yung bagong patakaran nila. Tapos yung always uniform po, na hindi naman po sabi pa nga ng principal namin dyan sa central na hindi naman minamajority na mag-uniform. Kung may uniform, mag-uniform. Pero mas nakakabuti po yung naka-uniform lahat yung pumapasok sa school dahil magandang tingnan. Tapos yung, siyempre yung ibang walang uniform, civilian. Sabi ng teacher, kung walang uniform, hindi yung magsusuot po ng spaghetti, tapos nakashort ng maiksi dahil hindi naman po pupunta ng party. Dapat yung mga nanay daw or yun nga, mga parent, sila mismo ang magsasaway na papasok ka, ba't ganyan po yung suot nyo? Kasi yun po daw ang dahilan ng maraming na accident na nagkakaroon ng trahedya, ganun. Kasi maganda na nga sila, ipinapakita pa nila na mas magaruganda pa sila sa suot nila. Hindi naman po dapat yun ano sa eskwelahan. Pati nga kaming mga parents, kung magsusundo daw, dapat formal na pangsuot nga. Nabanggit ko na yon sa isang vlog ko na hindi yung pwede yung naka-spaghetti din, tapos maiksi yung shirt kung susundo. Dapat tayo daw po ng mga parents yung magpapasunod sa mga anak natin kung ano po yung formal na panunod. Ako wala po silang maano sa akin dahil ganyan lang po talaga yung panood ko. Yung gusto kong panood yung ganitong t-shirt, nakapantalon, pajama, jogging pants. Kasi parang mahangin pag ganyan yung suit mo nandun ka sa labas. At parang nagpapasikat ka na nun. Tapos din yung magkakaroon ng contribution sa eskwelahan dahil para naman po yan sa ikabubuti po ng eskwelahan, ikagaganda at sa mga nag-eskwela dyan na yung pinapasukan nilang paaralan kahit public lang, magandang tingnan na magiging parang parang mukhang private na, ganun. Kunti lang naman po na contribution, pero hindi rin po naiwasan ng mga ibang parents na magrereklamo na ganun daw, maraming mga contribution, pero sabi nga ng principal ngayon, bagong principal, hindi naman po pinuporsige na magbigay or magbayad, kasi yung mga contribution lang naman is mura lang. Mas mura pa sa kilo ng bigas. Meron 5 pesos. Tapos, yung 50 pesos na contribution para sa project ng eskwelahan, whole year na po yan, 50 pesos. Tapos, yung 50 pesos din na contribution para sa Boy Scout, Girl Scout, kada year po naman yan, registration sa mga bata, at hindi naman din po pinupursige na sumali yung mga bata na ganun. Sabi nga ng principal, yung kung sino lang po yung gusto yung mga bata nyo na
pa, salihin ng ganyan, mas nakakabuti po. Para yung bata po, pagtapos niya ng elementarya, secondary, tapos hanggang makagraduate po na siya ng grade 12 hanggang magka-college na, lalo na pag yung college, ibang goal na yan. Pag college niya, meron po siyang memories na maiwan nung elementarya pa siya, na gano'n, na kasali po ako, nag-camping po kami, gano'n. Ako nga, hindi ko yan naranasan nung nag-aaral pa ko na ng mag Girl Scout, Boy Scout, kasi ano, may bayad na 20 pesos lang noon yung bayad ng Girl Scout, pero hindi pa mabayad-bayaran. Pero one time nakaano po tayo ng Girl Scout, nakasali po tayo ng camping po, kwan na high school na po ako, naranasan kong makatulog sa ano, sa tent mga dalawang araw. Yun lang yung magra-graduate na po ako ng high school, ganun. Dahil hindi po kami noon pinapayagan, mga bata pa yung magka-camping doon sa ano, sa mga gubat-gubat, hindi po kami pinapayagan o kahit sa eskwelahan. Swerte na po yung mga estudyante ngayon, dahil lahat po ng ano sa school, nakaka-attend na po sila. Kagaya ngayon ni Chrislyn at ni Sia, lahat po ng activities po sa school, nakakasali po sila, dahil nandyan po yung mama nila na gusto rin maranasan nila yung mga mga ganap po sa isang estudyante. Kasi si Mama Walin, hindi rin po yan nakaranas ng ganong mga achievement. Dahil nga, isa rin din po akong reklamador noon. Pag humihingi ng ano, kahit 10 pesos lang. Kasi mahirap noon, ano, mahirap na yung 10 pesos, 20, 30, mahirap na noong panahon. Ngayon, na mahal-mahal na, mahal na nga, pero pinuporsige natin na makaya. Ganun. Wag na po natin ibalik yung naging kahapon natin or nakaraan sa mga bagong anong tawag nito? Bagong henerasyon ngayon ng mga kabataan. Wag na po natin iparana sa kanila. Kasi minsan din na sasabi ko, noon, yung baong ko, yung 25 centavos, malaki na. Sasagutin ka ba nila nga noong panahon, ngayon iba na. Yun na lang yung naririnig mong sagot. Para sa akin na, para naman po sa akin na palagi po tayong nandun sa eskwelahan, tas hindi po tayo absent sa mga ano-anong meeting or mga naganap na activities nila, parang masaya pakiramdam na yung mga anak mo or apo na nakakaranas ng ganyan. Kasi napakasaya po nila tingnan. Ikaw naman, nandyan sa ano, sa gilid, may payong, nainitan ka, sabihin mo, noon, hindi ako nakagparid, hindi po ako nakaakyat ng stage program, dahil hindi talaga ako sumasali mga pro-program, dahil mahihiyain po ako. Pero iwan ko lang po kay Jing, na halos lahat naman po nasa kanya na. Halos yung stints po nung high school siya, elementary high school, halos kay Jing ano? Kay Jing Xiu. Iwan ko kung saan po siya umano, kung siya, saan po siya nagmana. Dahil hindi ko po nagawa yan na magpabalik-balik ng school na yung program po na halos lahat kay Jing na pangalan, mga award. Pursigido lang po si Jing. Kaya nakamit po niya yung ganyan. Deserve niya po yun. Yung mag-ano nga siya, mag-valedictorian, graduation, may ano po ako, may part doon na babasahin sa
Hay naku. Sabi pa nga ni Crislin, nangingirig po siya na parang matutumba. Kasi first time pa lang po ako na umakyat ng stage, tapos sa harap ka sa maraming tao na pakiramdam mo na parang maliit ka sa napaka marami pong tao na yung binabasa ko hindi na magka hindi na po nasusunod yung binabasa ko na nangangatog talaga yung katawang ko na iwan ko na lang. Ang ginawa ko na lang po, sabi ko kay Jing, nilingon ko siya, nasa likod na, Jing, bakit mo naman ito pinakyaw? Na nagtawanan po yung mga parents at mga teacher. Kaya yun, congratulations pa rin kahit nag-utal-utal po tayo doon sa harapan ng madlang people. Ayan, inumpisa na ni Papa Beach na retokehin yung tambutso. Dinalagyan po ng tubo sa loob, medya, at binubutas-butasan ng maliit. At ayan po, wini-welding na po niya. Diyan po yung nagpapagawa. Ayan, natapos na po ni Papa Beach yung isang tambutso. Yung isa, hindi pa po bumalik. Yung nagpaayos, nandyan pa. Siguro bukas na ipapagpatuloy dahil hapon na, pasado alas 3 na po. Ayan, nagliligpit na ni Papa Beach yung mga gamit niya. Tapos ayan, very beautiful po yung paa ni Papa Beach. Yan ang welder. Yung suot. Narurumihan. Lalong-lalo na tambutso yung ginawa. Yan, maraming parang uling galing sa tambutso. Maalikabok. Galing sa ano po yan? Tambutso. Madumi. Ayan, hapon na po guys. Or papagabi na. Ayan, magluluto tayo ng ulam namin na mayroon po ako ditong isang kilong manok. Bali, hahatiin lang po natin yung pagluto. Aadubuhin ko yung kalahati. Bukas naman yung kalahati. Ipreprito. At ayan po yung mga sangkap ko. Simpleng adubuhan lang. Yan. Tuyo. Suka. Siyempre bawang, sibuyas, at saka paminta. Walang chlorine. Walang chlorine? Oo. Iba natin daan, waray? Okay. Kasi nagpabili pa ako ng chlorine kay Crislin. Dahil yung mga uniform nila na puti, linabhan ko ngayon. Binabad ko kahapon at saka bar. Wala daw ano. Walang chlorine. Hahatiin lang po natin ng saktong hiwa. Hiwa pala. Saktong hiwa. Tipid-tipid lang muna. Dahil yun na nga. Tipid lang muna. Magluluto lang po tayo ng kasya sa amin ngayong gabi. Miss na po nila yung adobong manok. Dahil matagal na po akong hindi nagluluto. Ngayon lang po nakabili ng manok. Yan. Tamang-tama lang yan po. Damihan lang natin yung sabaw.
para yung sabaw, ano na rin, ulam. Pag kunti, damihan ang sabaw. Yan lang po yung technique. So, ayan, nahati ko na para bukas or sa isang bukas, pwede lang naman po bukas itlog na naman. At saka meron pa naman itong hot dog. Budget lang muna. At saka pala, uuwi ngayon si Mighty Mang. Mamaya siguro sasakay, mga biyahe alas 11. Dahil yung isang pamangking niya na nandoon sa Tacloban is birthday bukas. Si Susia, yung pamangking niya na anak ni Idmar, na kapatid ni Timang. Bibiyahi yata si May Timang mamayang gabi. So bukas siya makakaabot. At mabibisita pa niya po yung bagong lipat na pansyon sa papa ni Mighty Mang na inihalo po doon sa tatay nanay ni Tito Logs. Yung tatay nanay ko naman is malayo diyan sa El Reposo dahil puno na. Napunta po sila doon sa Basper. Malayo, medyo malayo yung libingan ng mga magulang ko. Nahiwalay po sila sa mga kapatid niya. Sa Basper. Bukid yun. Pag nagbibisita po kami, talagang pamasahian. Pero, sige lang. Hindi naman yan po araw-araw na binibisita. Oras lang naman po ng pista ng minatay, pista ng patay po, ganun. Yun lang po naman po yung pagbibisita. Yan. Tapos takpan lang muna natin. Nakaluto na po tayo ng ulam namin, adobong manok. Ayan, kakain sila lang muna dahil magbabanlaw po tayo. Sila lang muna yung kakain at magpre-pre muna si Ate Krislin. The name of the Father, Son, and the Spirit, blesses a Lord for this thy gift, which are about to receive for thy bounty in the Christ our Lord. Amen. Sige, kain na kayo, kain.